Ave Maria, Madre di Dio, Santo Padre. Lord Jesus, and we go to see. Come to let us God's family. We continue praying for all the sick. From our home, so take good care of the sick. And we ask the Lord for the beautiful of heaven. Come to the Lord God's family in confidence and ask the Lord for pardon. I confess all my sins and thank you for your brothers and sisters that I have been kissing. And I trust you my words, in what I have done, in what I have made of you. Through my fault, through my fault, through my fault in this world. Therefore I ask that it may be for you. All the angels and saints, and many of our brothers and sisters, to pray for me to the Lord God. Have my brother and son asked you what I was thinking after the last night. Amen. My Lord, thank God for my sins. Most humble heart before us. Your charity and praise not only of you, brothers and sisters, but also of any other hearts of yours. We hear you in form of strength and suffering charity. Peace and the preparation of your living brothers and sisters. And we will be in your word and sing with you for the Lord and in God's presence. And tonight we stand in character for us, in the final of the steps of our most dear Lord, and most of our Father, and the last of the least of the Lord, to the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your love and close love, all hands of spiritual needs and prayers, and your Lord Himself will discover our goodness in all things. Thy blessing might be that I may see that in all things. Thy shining example in Christian detachment from worldly and material pleasure may be nearer to what is supernatural in the world. Blessing might be that I may continually grow spiritually in God's grace. May your practice and true poverty as a means of doing holiness and intimate friendship with God. We pray you sing mighty that it's worth to have thanks to you. O Lord, you are given to the world of glorious lives and of divinity. Sing mighty for us. By the gift of the Son, Lord, stand there and sing in the session. Our efforts on the part of our hearts are humble heart and thank the Son. Jesus Christ, our Lord. You may now ask the same things of the Lord and the church of the great man. Saint Martin the Pope, your Lord has seen for you for the poor of those who are suffering. You need your heart and your hands to meet this great collapse and to be the same of love. The great words you receive from God and by his love to our souls. We ask the Lord to pray us and assist us from your things in heaven. May the word be recorded and spread your by God and God and more for us. Now let the Lord for the Christ God that mercy for us and let him be one of his to be brought up to the Son of God. Amen. Our actions in the inspiration of the great Lord of the that all you do may always be good from you. And by you we brought to conclusion through all the Lord Christ's Son, who lives and reigns with you, in the union of the Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, today I have set before you life and prosperity, death and doom. If you obey the commandments
which I enjoy for you today, loving him and walking in his ways and keeping his commandments, statutes and decrees, you will be a grown numerous, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to occupy. If, however, you turn away from your hearts and will not listen, but are led astray and adore and serve other gods, I tell you now that you will certainly perish. You will not have a long life on the land which you are crossing the Jordan to enter and occupy. I call heaven and earth today to witness against you. I have set before you life and death, the blessing and the curse. Choose life, then, that you and your descendants may live by loving the Lord your God, heeding his voice and holding fast to him. For God will leave life for you, a long life for you to live on the land which the Lord swore he would give to your fathers Abraham, Isaac, and Jacob. The word of the Lord. Thanks be to God. Diligently the errors, the high priest, and the scribes.
to death, and then he raised up on the third day. Jesus said to all, "All I have riches to be, my follower must deny his very son, take up his cross each day, and follow in my steps. Whoever will save his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will save it." What father does he show who gains the whole world and destroys himself in the process? The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Si Jesus ay kaya niyang maghirap, magpakasakit, mapabali, at muling mabuhay. Wala akong problema doon. Yung magbibay ng problema ay yung kalawang bahay. Yung tayo ay kinakailangan sumunod sa kanyang yapa. Hindi lamang mo dahil sa bahagi ng buhay na sa Beijing ito na makararanas tayo ng problema at paghihirap. Ngunit kung kanyang pagdahil na dapat tayo bilang mga sumusunod sa kanya, should be aware. Kinakailangan alam natin na handa na ating pag-aaral niya. Handa na ating paghirapan niya. Handa tayo mamatay. Katulad na Jesus, kung magkakaroon tayo ng buhay na walang handa. Hindi yung sabihin natin na yung accidental mati or accidental hero. Yun ay mutawagin natin na rin na intentional. Aware tayo na ito yung karakanan natin kaya hindi dapat tayong tanasagutan ang anumang paghihirap. So, magkaroon ko sa iyo. Sabi na ito ay pagkaraniya. Kasi nagdalaon lang. O magkaroon ang hihira. Handa ako maghihira. Kasi ang iniwala ako na makakayaan ko yan kasi hindi yung pangako ng Jesus. Kaya makikita ko talaga ako yung pagkasunod ng Jesus. At makikita ko talaga binigay ako ng lakas ng Diyos na daanan kasi alam ko, makakaya ko yan. Gawa ko na Jesus. So, conscious, maluwanag na mula. Hindi yung nag-iirap ka, pero hindi ka mula. Pwede rin. Nag-iirap ka sa matala. Dati nga ako sa sarili ng may mga tao mag-iirap. Kasi bakit? Kasi katangahan. Kaya sila nag-iirap. Ito, talagang kinakailangan natin pagdaanan ng pag-iirap. Kasi bahagi ito ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Alam natin, bisitalo. Maliwanag sa atin ang ating intensyon. At ito ay ito yung mahalaga ako. Tatlong bahagi na itinamanin ko sa atin. Yung pagkakalulo, panalangin, at kawa-kawa. So, mula, conscious, intentional. Ito naman yung maging maliwanag sa atin para maliwanag din sa atin na ito yung tunay
tunay na pagkasunod ng ating Panginoong Jesus. Hindi nung nagkataon lang. Nandiyan ka lang. Na napagdaanan ka. Ay, hindi. Hindi yan ang kontrolatin mo mo ang consciousness ng Panginoong Kristiyano. Oo. Oh, kinakailangan yung pagdaanan ko kasi bahagi ko ng pakikisa ko sa pagdura ng ating Panginoong Kristiyano. At yung patuloy ng pangaya sa tuma, yung ating division, para sa mga respect, yun, kaya kinakailangan ko maging courses, maging aware. Kasi, kaya ang pagsitabi mo, sino magkira? Lahat na sabihin sa kanyang magkira. Pero, wala na nalang kay Kristo yung paghihirap ko. Hindi lahat ang paghihirap ay kaugnayan kay Kristo. Yung paghihirap naman ay kinakailangan kay kaugnayan kay Kristo. Kaya ano, kinakailangan maging aware tayo na ito'y bahagi ng ating pagtukod. Bilang kalasunod ng ating Panginoon si Kristo. Pinagdadaanan ko ito bilang alay ko kay Jesus. Kaya ito ko yung inilangin namin sa lapan at kong kapal. At sa ulo, ito sa ulo ng alay, makakilangan ko lang yan. Kung pagkakasya ng natin ay ang kaila ng tao, hindi. Hindi namin magdadaan kami. In human nature, in human nature, in person, kung makalulusot, lulusot, yun ang kaming kapwa. It is only through the grace of God. Sa tulong at awa ng Diyos. So, kung maliwanag sa atin, itong paghihirap ng ito, kinakailangan pa ng danaso. At susunod natin, kasi alam natin tayo, hindi tayo mapapayahan ng Diyos. So, magkakaroon ko yun, ha? Kasi lahat mo rin maghihirap eh. Pero hindi siya mo lang. Sa kahulugan ng Kristiyanong paghihirap. Ang pangalan ni Jesus, hindi pwede kayo lamang may naghihirap na naghihirap lang kayo na hindi ninyo alam kung bakit. Kinakailangan maging mulat tayo. At yun ang kinakailangan natin ipang kukulat. For else, magiging walang kahulugan yung ating pagkilos. Yung ating pagkikaya na makalag ako yung pagtuloy namin pagdalaw ng mga nag-aalay ng kanilang oras sa padala sa kapetyo sa altar, no? Ay that is unreplaceable. Hindi pwede palitan. Kasi bakit? Yun yung isang halimbawa na sinasabi ng Jesus. Kung natin sinyo kayong maging alagad ko, pasarin ninyo ang inyong puso araw-araw at sumunod sa akin. Ay, ito yung huli natin sa harapan ng buong mga parang. Kasama isang marahin.
Thank you.
blessed be God who gives us the Christ. Praise you, God, Almighty God, who sent your Son to live among us and to bring us salvation. Praise you, God, Almighty God, who sent after your Son to share in our departing and to heal our permanence. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, the returning power to your Son in our body. God Almighty is the sovereign and proper witness and your servants, whom the church alone is all holy. We ask this through Christ our Lord.
Father in heaven, who is on the land, grant us comfort in our suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. When rejected, uphold us hope. And when alone, assure us the support of the whole people. We ask these through Christ our Lord. Amen. Oh,
all these reasons when the consent of God and the Spirit of God and the life of His body. So the Lord will come for us, the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed into the wind, his mouth and the blood of the living man is broken. He will be disciples and take this all of you and keep of you what is his own body, which will be given up for you. In a similar way, the supper was taken, he took the chalice. And once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."